pulong na walang kapalit, bukal sa kalooban, ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sa inyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. What the world needs now is love, sweet love. Yun pa rin po ang ating pinipilit ipaintindi sa ating mga kababayan nakikinig sa ganitong oras mula alas 3 hanggang alas 4 dito sa ating himpilang DWIC 882. Ako sana malinaw, Engineer Daniela, no? At maintindihan ng ating mga kababayan, napaka-importante ng ating tatalakayin sa araw na ito dahil Sulong Mindanao ang gusto natin ipaalam, ano? So, again, welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At syempre, kayo po dyan sa iba't ibang panig na mundo, good morning, good afternoon, good evening, as the case may be, sa gitnang silangan, hello, hello. Importante po itong aming ipagkakaloob sa inyong kaalaman, ano? We learn something new every day, so huwag po kayong pipihit. At pakinggan nyo po ang ating kakotandem, ang co-host natin tuwing Miyerkules dito sa Sulong na Mindanao. Siya po ang pinagpipitagang, syempre, journalist, no less, ng ating dyan sa Mindanao at syempre buong Pilipinas na rin, ano, dahil siya po ang kauna-unahang Pangulo ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at siya rin po ang editor ng Philippine Muslim Today at syempre tinaguri ang King of Multimedia. Let's welcome to our program, Sulong na Mindanao, Sulong na Bayan, si Kaali Makabalang. Assalamualaikum. How do you hear my signal? Ayan, Engineer Daniel, can you chat with him? Okay ba? Loud and clear naman ang ating signal from Kidapawan. Are you in your area? Is that Kidapawan, Kaali? Yeah, actually, napaka-init dito. Mainit? Contrasting. Sa lahat. Okay. Sa lahat, gusto kong batin ang lahat ng ating listeners. Okay. Sa loob ng bansa at sa labas. I was saying, napakainit dito sa Mindanao, samantala dyan ay umuulan naman. May bagyo kami. Yeah. Iba-iba talaga, no? But you're again blessed with the nice weather and maayos na klima. Ang tanong, maayos kaya ang ating mga kababayan nung marinig nila ano ba yung huling State of the Nation address ng Pangulo na kung saan eh hindi yata masyadong nabanggit, Kaali, ano, yung sinasabing task force na inassign niya paparadyaan sa Bangon Marawi to hasten it, yun pa yung pagkakasabi yata, pero up to now, tell us, anong update, kamusta po? Yeah, actually, Kaali, ito nga, sinulat ko nga sa aming diaryo at nag-post na rin ako online. Mm-hmm. May dalawa ang mixed reactions ang nangyari. Okay. Of course, yung mga supporters among di Bangsamoro, sa presidente ay natutuwa at kahit na bahagya ay nabanggit po ang kalagayan ng Wharton, Marawi City at ang Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang ligasiya ng kanyang administrasyon, ang pagkakatatag ito. Mm-hmm. Subalit, ang karamihan po, kasama ng mga journalist na nagko-cover po sa Bangsamoro Autonomous Region, mm-hmm, ay hindi gaano satisfied. Kumbaga, dismayed. Kasama ang kanilang loob dahil nga habang ito ay binansagan ng administration niya, mm-hmm, na legasiya ang pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay wala naman siyang binanggit sa loob ng anim na mga batas na ipinanawagan niya, panukalang batas na ipinanawagan niya sa Kongreso, mm-hmm, na talakayin sa nalalabin itong mga session. Right. Ay hindi kasama rito ay yung panawagan na mula pa noong Nobyembre nakaraang taon ay malakas na malakas na, mm-hmm, ang ugong na palawigin ng Kongreso sa pamamagitan ng pagtulak ng presidente ang transitional period
ng Bangsamoro Transition Authority. Alam niyo itong Bangsamoro Transition Authority BTA. O BTA. Apo. Yes, ay isang ito ang interim ruling body ng autonomous region. At ang 80 na membro nito na bali gumaganap din bilang parliament members ay puro appointed po ng ating Pangulo. Okay. Na ang kanilang termino ay magwawakas sa June 30, 2022. So, kagaya po, gaya ng mga nabanggit natin ng mga nakaraang episode sa ating programa Sulong na Mindanao. Yes. Inaamin ng ultimo ang pinaka front line dito ng national government na tinututukan ng operasyon ng BAM, itong Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Yes, okay. Inamin nila na talagang apektado ng COVID-19 ang BTA operation. Hindi makausap. Kasi sa buong daigdig. Opo. So, isinulong ang OPAT kasama ang ibang membro ng gabinete ni Presidente. Yes. Na itulak sa Kongreso ang pagpo-postpone ng 2022 parliament election para sa 80 na membro ng parliament at talawigin hanggang 2025 ang operasyon ng BTA. Sapagkat hindi pa naisa sa katuparan yung dalawang major thrust, major works ng BTA, ito yung normalization, yeah, at saka yung political pact. Yung normalization po, yung gagawing mapayapa at produktibong civilian ang 40,000 members ng Moro Islamic Liberation Front. MI. Ang political pact naman ito ay ang mabuo ang bureaucracia pattern bilang parliamentary system na maisagawa ang lahat ng mga hakbangin na maiangat po ang antas ng pamumuhay ng mga tao rito na binansagang napabayaan mula pa ng kupong-kupong. Panahon pa ni Mahoma. So, napakahirap niyan, Kaali, kasi dalawang mandato, twin mandate na hindi naman pala talaga na lubusang naisagawa. So, talagang kakailanganin, yun ang no-brainer naman yan, kailangan ma-extend. Yun yung ating matatawag na dahilan. Hindi na tayo basta-basta nagdadahilan. Ito totoo, talagang kailangan mabigyan ng atensyon at pansinin itong dalawang mandato na to. Ganun ba? Tama kayo, Haluli. Kami dito ng mga mamamahayag na naninirahan sa autonomous region, ay damang-dama namin na talagang hindi kaya. Okay. At pati si President Duterte ay tumang-ayon na ang tatlong taon ay napaka-ulang upang matapos ng BTA ang kanilang mga mandato. Right. Ang katakataka lang, nag-neutral siya, inunonsyo noong June 23 ang kanyang neutrality. So, sinabi niya, ang question na ito, issue na ito ay nasa sa Kongreso na ang pag-decision. Mm-hmm. So, anong tingin mo doon, Kaali? Anong pananaw mo? Bakit niya kailangan mag-neutral? Eh, samantalang nung araw, sinabi niya, okay, susug ako dyan, ma-extend dyan. Tapos bigla na lang nitong June 23, pinaubayan niya sa Kongreso. Anong nakikita mong pananaw? Anong mga naririnig mo sa ating mga kababayan dyan? Well, kaluli, tapatan. Yes. O tapatan to. Ito yung naapektahan sa paningin ko ay naapektahan ng itong nalalapit na eleksyon. Kasi kasama rito ang national decision ng presidente and vice-presidente. Opo. Ngayon, nagkataon kasi na ilang mga political leaders dito sa Bangsamoro region. Opo. Halimbawa, ang gobernador ng Sulu, si Sacortan, ang mayor ng Cotabato City, si Sencha Yami Sayagi, ay tumututol na mabimbing ng eleksyon at lumawig pa ang transition governance. Ito nila may
na isagawa ang eleksyon sa matatakdang panahon, meaning May 2022. Okay. Ang karamihan naman dito sa ibang lahat ng governors dito, bukod pa ni kay Sakuntan, ay sumusulong na ma-extend. Dahil nga, nakikita na nila na ngayon pa lang bumababa yung mga pondo na bilyon-bilyon yan na para mga infrastruktura. Yes. Dahil nga, mabilay din ang pagbaba ng subsidy sa mula na sinagunin. Dahil nga sa COVID. Right. Yung karamihan na pera na gagastosin sana dito sa bagong autonomiya na divert ay na-divert ayun na-divert sa paglaban sa pandemya. Okay, isa lang po ito na aspeto na kasi ito I'd like to quote the exact portion, dalawang line lang, one sentence na ang sinabi ng presidente sa kanyang suna, patungkol po sa bang. Okay. Ito ang kanyang sinabi, with the help of Congress, we were able to pass the organic law, meaning Republic Act 11054, for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, finally fulfilling a promise that was decades in the making. Totoo po yun. Okay. Sabihin, binibigyan na po bilang legasiya ng kanyang papatapos na administrasyon. Mm-hmm. At takataka lang, kung ikaw ay may sinasambit na may pinagpamalaki kang bilang legasiya mo, ito'y yung pagsisikapan mo na ito ay umusbong. Gawing prioridad. At pagtatumpay. Bigyan ng prioridad bago ka bumaba sa pwesto. Pero wala siyang nabanggit patungkol dito sa nag-aalab na question kung napalawigin pa ang BTA operation. Another aspect din, kasi alam mo, ang bond government, Kaloli, ay isinama sa kanilang 12-point agenda ang rehabilitation ng Marawi City. So paano makaka-rehabilitate sa Marawi? Eh, bago pa lang nag-umababa yung pondo, ang una pa lang nila na release ang Marawi ay 500 million at ito'y inupisan na magpatayo ng mga patubig o potable water supply sa Marawi na nasira nung kasagsagan ng gera in 2017. Ganun kalala ang problema kasi alam mo, kailangan dyan elektrisidad, tubig, taba, wasak na wasak. Basic, karatada. Kapag wala po ito, opo. Kapag wala ito, kanuli. Sabi kasi ni Kaali, I quote him, nasa newspaper, na ulat naman yan, si Sir Drieza, siya yata ang chairman, Drieza Liningding, chair of the Moro Consensus Group. And I quote, He failed big time in correcting the historical injustices committed against the Bangsamoro people. Instead, sabi niya, he added greater injustice to the Bangsamoro people. Anong ibig sabihin nito? Quote galing kay Mr. Liningding, chair of the Moro Consensus Group. Parang napako daw yung mga pangako. Parang ganun. Yeah. Talagang napako. Alam ko, kasi alam mo, parang nakakabatang kapatid ko yan. Ah, okay. Si Liningding. Brisa Liningding. At ako'y natutuwa na talagang hindi siya nagbago sa paglalaban. Paglaban, Para patahan consistent. Kababawan namin yung Muslim. Opo. Kababawan namin yung Maranao. Dahil nga, alam mo kasi, yung mga tagat na ang turing sa kanya, ng liderato ng tax Force Bangon Marawi ay kalaban. Mali po yun. Sino mo ba ang maglalaro bilang ng papel ng kalaban kung ikaw ay nakikita mo na itong task force na ito ay inatasan na nanumbalik ang buhay ninyo sa normal at na isa ma-rehabilitate ang nasirang bayan mo. Nangyari lang, hindi niya matugutan at ako rin, hindi rin ako impressed. Right. Sa mga tao ulit-ulit na kasinungalingan. Noon pa noong 2018, at nandoon pa si Secretary Lorenzana at si Jess Loreza pa, okay. Nung siya ang sa OPA. Ah, yes, my
favorite. Alam mo, I hear them personally saying na patapusin lang natin ang sona ng presidente. Yes. July 24 yun. Apo. Patapusin lang natin ito at in few weeks, papayagan natin makabalik yung ano, makabalik sa Marawi, mm-hmm, yung mga IDPs, mga evacuees. Lahat ng o, 2018 po yun. Opo. Tapos ngayon, paulit ulit, sunod na buwan. Apat na taon na pong nakalipas, mm-hmm, at wala yung mga pangako yun. Mm-hmm. Yun ay usaping pagbabalik pa lang. Oh, hindi pa. Okay. Hindi pa natin naumpisan yung iba. Pagbabalik pa lang yun, hindi pa natin naumpisan yung magpapatayo, pag-rehabilitate ng roads, bridges, at balik nyo yung tubig, kuryente. Eto, pagpapabalik pa lang ng mga displaced, bakwit, hindi pa nagawa. Actually, yung undersecretary ngayon, Kaluli, sa Department of Public Works and Highway, si Emil Sabayin, parang younger brother ko na rin. Oh, yes, Muslim na kapatid natin. Play player siya sa task force Bangon Marawi. Pero noong pa lang pagpaplano ng mga hakbang para ma-rehabilitate ang Marawi, mm-hmm, rehabilitation lang ang concern ng DPWE. Wala rin sa recovery kasi social services aspect yun. Opo. Yung pagpaplano sa mga infrastruktura para ma-rebuild ang Marawi, mm-hmm, ay natunan niya na hindi kasama ang legitimate na representante ng mga evacuee. Mm. Ang pinili lang yung mga kaalyado nila na mga politiko nandiyan sa Marawi na naghahangad na, you know, influence or money, mm-hmm, kasi election. Right. So, sabi ni Undersecretary Sabain, alam mo, Brother Ali, kaya nawalan ako ng gana dyan kapag plano-plano. Ay, alam mo, ito si, Undersecretary Sabain. Yeah, dati director lang yan, tapos ang assistant secretary, tapos yung secretary. Apo. Nabang sa ganito siya na most efficient na engineer sa Pilipinas. Wow. Then siya po ang may akda, no? Ito na nag-loop ng construction ng Tuto Mega Dam dyan sa Pampanga. Wow. Ng kasagsaga ng volcano eruption doon. Mm-hmm. So, sabi niya dito, kataka-taka rito, dahil in my years of service in government sa public work, mm-hmm, ngayon lang ako nakakita na pagpaplano ay hindi kasama yung nangangailangan ng hakbang na ma-rehabilitate. Right. So, ibig sabihin, paano mo malalaman ngayon kung ang, mm-hmm, ang kailangan ng mga tao, mga bahay at makabalik sila roon, mm-hmm, o kaya payagan sila. Una, kasi hindi kasama sa plano yung pagpapabalik sa mga ano eh. Okay. Hindi po ba kaya siya, Kaali, hindi kaya siya man lang na tinanong ng Pangulo bago mag-sona, no? O kayo dyan, sa Misli, sino ba? Si Yusek Sadain, ikaw nakakaalam ng actual na pangyayari dyan. Ano ang pwede nating itulong? Bago siya mag-State of the Nation, o kaya siguro Secretary Villar. Kasi siyempre, command responsibility, DPWH ang dapat mag-gawa rin ng oras para ma-rehabilitate mga infrastructure. Wala po kayang ganung, hindi nyo ba nakausap si Yusek Sadain lately? Walang pagkukonsulta man lang? Sabi, mayroon. Kumitulo tayo, Kaluli. Mm-hmm. Hindi lang kasi tayong manunggat, kundi well, sa persuasion natin, mm-hmm, ay nag-exert tayo ng effort sa ating mga karante ang mayroong affiliation at okay, may access kay Pangulo. Right. And sabihin pali, talagang nakakorting sanitar ang presidente. Hindi umaabot sa kanya. Hindi nakakarating? Against sa corruption sa buong bansa. Mm-mm. Pero laganap. Ang hindi lang nakakalam sa nangyayaring corruption din sa Marawi, yung hindi pa isinilang. Nako. Pero hindi umaabot kay presidente. Mm-mm.
That alone, Kaali, eh, yan pa lang, pag hindi mo pinaabot yung ganyang klaseng impormasyon na napaka-vital, eh, ano na rin yan, corruption na rin yan. Kasi pinapatagal mo yung servisyo na dapat eh, natatanggap na ng ating mga kababayan, whether nasa Luzon, Visayas, at lalo na yung Mindanao. Eh, hindi mo pinaabot yung talagang dapat malaman ng Pangulo. Eh, di syempre, ang Pangulo, kung ano lang yung nakarating sa kanya, yun lang sasabi niya sa State of the Nation address. So, kayo po, eh, corruption po ang tawag dyan, kung hindi nyo alam. Diba? Ito pong sinasabi ni Comprehensive Agreement on the Bank Samoro, CAB, signed by MILF din po to. It provides that during the transition period, ang BARM po will be governed by the BTA. So, yun po yung sinasabi nyo kanina. I-educate nyo nga po muna kaming muli. Yung Comprehensive Agreement on the Bank Samoro, CAB, Peace Agreement. Ang Comprehensive, ang Comprehensive Agreement ng Bang Samoro ay nilagdaan ng Aquino Administration noong October 2014. Aha. At yung chapter na pinormahan, yung Framework Agreement on Bang Samoro. Meaning, kasi kailangan mabuo yung struktura kung anong pag-uusapan. Pagkakasunduan. Opo. Mabuo yung framework, nilagdaan in 2012, nag-meeting sila sa Malaysia, yung panel ng gobyerno at ang MILF, at nagkasundo sila na permahan na yung CAP, yung Principal Agreement on Bang Samoro. On October, if I'm not mistaken, second week, or third week of, rather, third week of October 2014. Okay. Itong CAP na ito, CAB, ay yan ang basihan po ng pagpasa ng Bang Samoro Organic Law or Republic Act 1154 na nagbuo sa Autonomous Region in Muslim Mindanao na nilagdaan ng Pangulong Duterte naman noong July 26, 2018. Now, alam mo, kaya mataas na mataas ang pananaw kaya pag-asa ng mga Bang Samoro official dahil yung tona, last pang-anim at panghuling tona ng ating Pangulong Duterte ay nataon na eksaktong third anniversary ng kanyang paglagda ng batas na nagtatakang BAM. Kaya malakas ang kanilang puto na susurpresahin. Kaya announce bilang sorpresa, parang sort of celebration ng anniversary. Opo. Ang panawagan niya sa Kongreso, napayagan na mabindi ng eleksyon, at pawagan ng mabagdagan pa ng tatlong taon ng transitional period ng BAM government. Pero hindi. Kaya nga frustrated ang mga tao na sa kabila ng mga sentimental date na yon at saka yung makatotohanan kinang-ayunan pa mismo ng nakataraming gabinete, membro ng gabinete ng Pangulo, at siya mismo ay nagsabi na suportado niya at bigla na lang nagbaliktad, naging neutral siya. Well, alam mo, nasambit natin nung sa mga nakaraang episode na isa sa dahilan ayon kay spokesman Harry Roque. Apo. Eh, at dalawang dahilan ang binanggit. Una rito, yung hindi pagkakaisa ng mga liderato ng vis-a-vis mga provincial governors at si Pinion. Isa lang naman ang governor dito ang tumututo na saka isang mayor out of 5 and 3. Alright, okay. 5 and 3. Well, tumututo sila. Walang agreement. Alam sa politics, imposible na magkaisa yan. Yes. So, gusto ni Duterte, advice ito ng mga rara boys niya. Opo. Aliado niya. Na magkaisa. Imposible po na magkaisa yan. Diyan nga sa PDP laban, hindi nagkakaisa. Nagbabangayan sila. Right. Kaya nga may halo na politika. Opo. Ngayon, ang masaklap dito, Kaloli, yung pangalawang factor, yung
such first time in the history ng autonomiya na in-invoke ng ating Presidential Legal Council na ito si Secretary Panilo na ayan, ang pagbibinding ng eleksyon ay kailangan magkaroon ng plebisito. Okay. Alam mo, tatalakayin natin yan. Gusto kong habaan mo yan, Kaali, ano, yung plebisito na, kasi alam ko na karoon ka ng panahon, makita at mismo personal kapanayam. Nagulat ako at nakita ko sa iyong post na kasama mo si Secretary of Legal Affairs or ang ating legal counsel sa Palacio, no less than Secretary Salvador Panelo. Pero sa ating pagbabalik, iyaan ang gusto nating itanong kung may excerpts ka pang pwedeng i-play at marinig namin, okay din. Pero you can just like tell us narratives, ano yung inyong naging pagkapanayam o pagpupulong dahil binigyan kanya ng oras eh. At least, di ba, we were trying to get a hold of him. At this time, mismong ikaw ang nakakuha ng panahon na makapanayam siya. Nung magpunta, nagpunta ba siya dyan sa inyo? Yan, July 23. Ayun. So, sakto, ano, bago magano sona na andyan siya. So, narinig mo sa kanya. But we have to pause quickly muna sa ating station break. Pagbigyan natin ng ating mga hanay ng reporters na mag-report din, ano. Pero sa pagbabalik, can you give us somehow ano yung naging usapan at panayam mo kay Secretary Salvador Panelo? Okay lang? All right. We have to pause for station break. The Philippine Standard Time is 3:29 in the afternoon. This is Loli Acosta, Sulo na Bayan, sa DWIZ 882. DWIZ. This is Loli Acosta, Sulo na Bayan, sa DWIZ 882. What the world needs now is love, sweet love. Siyempre po, again, yun po natin ang gustong paalala dahil nga itong ating mga naririnig na ulat na dumarating sa ating harapan dito sa ating himpilan, lalo na sa ating programa, ay iba't iba po ang nangyayari. Ano? So babalikan natin siyempre ang ating katandem dyan sa Kidapawan, Mindanao, no less than ang ating batikang journalist, no less than the Philippine Muslim editor, Kael Ali Makabalang. Assalamualaikum muli. Nakikisalam. Okay. Yung kanina, before yan, bago tayo magkaroon ng ating station break, ako'y excited marinig mula sa iyo, straight from the horse's mouth, so to speak, ang iyong panayam kay no less than the Presidential Legal Council Secretary Salvador Panelo. Go ahead. Anong sinabi niya sa iyo? Alam mo, haluli, no? Sa wakas na na corner ko na rin si Secretary Panelo. Finally, right. Umiiwas ko. So, na-corner siya. Nandiyan na yung microphone, ay mga recorders ng ibang reporters pa. Opo. Munta ko, kayo po ay isang kilalang matalino, popular na abogado sa Pilipinas. Right. At, patakataka naman po na ang isang abogado na kagaya mo ay makakaligtaan niyang napagsin ang paulit-ulit na pagbimbing ng eleksyon sa naabulis na autonomous region. Walong bisis na anindahan ng batas, more than 4 times ang pag-postpone ng eleksyon, pero ni isang plebisito ay wala. Ang barangay election na nationwide yan ay binimbin ng Kongreso mapaulit-ulit. Okay. Ilang linggo na lang bago itakba ang election, pero walang plebisito ang nangyari. So, ang sabi niya, ganun daw ang pananaw ng mga abogado kagaya niya. Ganun din na magkapaliwas sa pananaw daw ng Department of Justice. Okay. Alam mo naman, Ano personal, bumu lang naman hindi makakaintindi, no? No brain. Atalagyan mo ng presidente, ang papalayan. Apo. Kung ini-impose ng presidente ang buo o kaya unity sa mga moral leaders, bangsa moral leaders para isusubang extinction, dapat buuin din niya yung magkasalungat. Right. Na opinion ng kanyang mga tao by the stroke of his finger tanggal sa servisyo yan. So makita mo na yung double standard, right, you impose
something on this aspect, but we do not impose on the other aspect. The other time, yes. Malakas na malakas ang ugong. Ito kasi kasamang loli, no? Pampangamba ng tao, especially those tribe sa mga pangyayari. Opo. Na dahil nga na nasa kongreso na ngayon ng bola, lalong iigting ang lobbying na may kasamang pera. Sure. Dahil naniniwala kami na ang pera ang naglaro para mabago ang pananaw ng ilang national official. Imposible naman na imbaga sa ano, yung manguluhid lang at saka yung hindi pinahalak kahapon. Right. Masyado naman garapalan. Opo. Ano po yung sabi niya? Nangyari sa Marawak. Nung pinakapanayam ano siya, anong pinaka-exactong quotable quote, verbatim? Ano po yung sinabi niya? Anong sagot niya sa iyo? Alam mo, no, itong nangyayari nga na laganap na, no, sa zona ni Presidente. Opo. Ito pa naman ang pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. 2 hours and a half. 2 hours and 46 minutes. I know. More than 2 hours. 2 hours and 46 minutes. Opo. Ang pinakahaba ng zona ng nasirang Ninoy ay 2 hours and 12 minutes. Okay. Difference of kalahating oras. Anyway, 20 minutes. Abangit dito ni Pangulong Duterte na ang korupsyon ay endemic. Sinabi niya ito mismo na sa kanya na, no? By his own admission. States. So, nung susugan ito, itong paniwalang ito, ng pambansang kamao na talagang endemic nga, alala pa rin ng corruption, nagalit. Parang pandemya ng COVID din, ganun, no? Ganun kalala. Medyo nagalit o na siguro na-offend. Opo. Ang problema, pinagalitan na, sinamon pa na, sige, pangalanan mo. Dito pangalanan niya. Okay. Isa na rito yung Marawi. Opo. Yung sinabi ko, yung pinanganak ang kahapon, at saka yung mga siraulo, ang nakakalam sa mga pangyayari dyan. Right. Tinatabunan, alam ko na si Pangulong Duterte, posible na sa puso niya yung pagsawata sa corruption sa pamahalaan. Pero yung mga tao sa paligid niya, yung mga even whisperers niya, hindi nakakarami sa kanya yung mga complaints. I would really say that I'm not afraid of them. Yeah. Wala naman akong papangalanan. Right. Mga even whisperers niya, na kung ano lang makakabuti. Kung ano lang yung gusto marinig niya siguro. Opo, di po ba? Kung ano lang yung gusto marinig ni Pangulo. Ba't umalis sa permiso si Secretary Manny Piñol? Dahil yung pinaglalaban niya ang mga kapakanan ng farmers, nagkartawan ng mga kasama niya ng mga membro ng gabinete, nagsulong yung certification law. Bakit? Walang regulation na dyan yung importation. Pera, importation ng gas. Pera dyan, alam mo, Kaloli, noong 1993. Alright. Panahon ni FDR. Nag-upisip pa kami ni Mako, si Manny Piñol noon. Opo. Sa Palacio, dahil nga nakatulong kami. Opo. Nung maikli lang yung aming pananatili sa Palacio, dahil hindi rin kami actually kumuha ng mga position. Yes. Parang important lang. May lumapit sa amin na in-check. Sa akin lang, basta sabi niya, nalakas kayo. Mm-hmm. Nagtatanong-tanong siya kasi ang bansag sa grupo namin is Cotabato Guerrilla Group. Cotabato Guerrilla, okay. Nakaabot na kaalaman ng mga Chinese traders na to. Yes, businessmen. Cartel. Na malakas, wala kami idinudulog. Wala pa kami na idudulog kay Presidente, pero malakas kami. Alright. Well, one time, nagtampo kami, nagtago kami ng isang linggo, hindi kami pumunta sa Malacanang. Okay na si Presidente, maniwala ka, sinanap kami. Sinanap kayo? At one time na... Asa na yung guerrilla boys? Alam mo si Tanis, ang sleep ng presidential guards noon. PSG. So,
nakita kami magka-convoy ng amin. Mm-hmm. Nung nakita kami nang lalakad sa taas Avenue, muntik magka-bundol-bundol yung anim na convoy ng presidente. Then, si presidente mismo, tumigil. Sabi na para-para. Tumigil, wow. Inahabol kami kayo. Right. Matatasan kayo. Ano? So, oh, kasi nga, nagtatampo kami. Sabi nyo, saan kayo magtampo mga anak? Oh, sige, sige. So, ganyan kami kalakas, ano? That time. So, itong isang Chinese, nakaabot sa kanyang informasyon ngayon, lumapit sa akin. Right. Sabi nga, papirma niyo para presidente, sa iyo lamang, 5 million. Wow! That time, 1993 yan, ha? 5 million. Sabi niya, kami na rin ang bahala. Siyempre, mas malalaki yung... Sure. Doon na palasyo. Opo. At ito naman, sabi naman, anak ng poacher. Sabi ko, hindi po pwede yan. Hindi naglalaban nga natin dito. Right. Mm-hmm. Sasunggaban pa natin ganyang oportunidad. Opo. At ako namin, sabi ko, maghanap pa ng kausap ko na iba. Right. So sa tingin nyo ka, Ali, yeah, kasi it's been happening. Vicious cycle ang tawag nila dyan. Kasi hindi naman itong binabanggit mo, no, we will not name names. Pero in other words, hindi lang naman niya panahon niya nangyari. Since time immemorial, yan na yung naging kaugalian. Na pag ikaw ay nasa powers that be at kasama ka dyan, aba, mag-expect ka na at pipila sa'yo at lahat ng tawag, tatawagan ka na ng mga taong nag-aabang naman papaano sila makapasok at makapag... siguro gumawa ng mga project at saka makasali dyan sa mga malalaking priced juicy projects. So, ang sinasabi lang natin, ugali ba natin yan? O pwede pang mabago? O ano ba ang dapat gawin? O leadership by example? Paano po natin yan i-address? Kasi hindi naman dyan lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, ganyan din is ang lokal na ehekutibo ng LGU. Pagkaya ni malakas ka diyan, dilalapit na sa iyo yung ibang mga may-ari ng semento doon o may-ari ng construction. Nakita kasi malakas ka, Kaali eh. 'Di ba? Ano, tama 'yon. Map 'yon. Eh, sinasabi nga nila, the democratic state in the world, yung America. Sabi niya, corrupt yan. Invade nila isang bansa, Muslim na bansa, sasabing terorismo. Pero ang habol nila dyan, oil, manis. Lahat ng drilling. Hindi naman yung maganap yan. Yes. Now, you asked Loli, of my opinion, how we can address this query. Napakasimple lang naman, Loli. Opo, ano? Kasi maganap ngayon garbo ng tao sa material. Material na sa bagay. Sa poder, sa influensya. Ito ay namutawi sa mga puso ng bawat isa. Yung pagkamaterialismo, hinayahan na ng garbo ng demonyo ang mga puso natin. Kaya ang tanging solusyon lang dyan, tanggalin yung pamamahay ng demonyo dyan sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon. Opo, yan, Panginoon, maganda yan. Na huwag magnakaw, huwag man lamang, right. Huwag kumulit sa'yo, right. Huwag itwid ang iwasan ng injustice, itwid ang baluktot na daan. Ako, ang ganda niya. Ganun kasimple. Opo, opo. Kanina po kasi, right. Kanina po kasi, yan ang aming pag-aaral. Ang ganda-ganda ng pag-aaral namin tuwing Miyerkules, napapasabay bago tayo magkaroon ng programa Sulong Mindanao. Sa Book of Isaiah, napakalinaw po na mayroong vision at saka may prophecy si Prophet Isaiah na sinasabi niya, kahit anong sabihin mo sa mga tao, kasi binigyan siya ng opportunity at tinawag siya ng Panginoon, sinabi, ikaw na mag-gumawa ng paraan dyan, sabihin mo sa kanila mag-repent, mag-sisi. Pag hindi pa rin, magkakaroon ng judgment. So, nung oras pong yun, hanggang ngayon, ganun po, sobrang corrupt, covetous, lahat, sarili lang muna, wealth, I, me, and myself, they oppress the people, they naglalamang sila, they bribe, at nagsisinungaling. So, noon pa yan, 740 years ago, before Christ pa po yan. Ngayon, yun na ang nangyayari. So, sinasabi mo, ang ganda, bumagbalik loob sa Panginoon. Otherwise, the judgment will come. Di po ba? Yan na yung atin natin pwedeng sabihin. Parang wala kayong takot. Lahat kayo ay may kalyo na sa tenga. Parang ganun. O kaya may cataract na kayo sa mata. You can see the truth and then you turn the other way. Di po ba? So, hindi lang naman ito, no? Hindi lang ito. So, ang sarap po na makabalik tayo sa Panginoon, Allah, na siyang naggawa
ng lahat ng ito. Eh, pwedeng mawala po in a wink of an eye. Ang dali-daling mawala lahat ng bundok. The valleys, the hills, and the heaven and earth will pass away, sabi nga eh. So, paano? Kung tayo ay naka-hook up sa sobrang yaman, ang tanong po, eh, yan, may nagtatanong, madadala mo ba yan, kaali? Kahit isang sigurong singkunduling, wala kang madadala when you perish. Di po ba? Parang wala, hindi nila alam yata yan. So, tayo mananawagan lagi, no? Ganda kasi ng ating programa na hindi naman natin ito pinapatungkol lang sa isang leader. Opo. Yeah, yes. Actually, lahat naman ng mga nakausap sa gobyerno ngayon, mababa ang Kristo o mataas. Opo. Alam nila na mamamatay sila, alam nila ang Panginoon, pero hindi bukal sa loob. Nakakaligtaan nila dahil alam mo, ang demonyo, kapag hindi malakas ang kapit mo sa Panginoon, ay nabubura yung connection mo sa Panginoon. Madali ka mo. So, mamamatay sa'yo yung makamundong buhay. Right. Kaya, nakakaligtaan nila na mamamatay sila ang kanilang yaman na hindi masasama, hindi lang isasama sa libingan. But course, magiging sanhita ito ng patayan ng mga maiiwanan niyang mga kamag-anak. Mag-aaway-aaway. Ilan ang patay ng mga kalaking tao? Eh, gutom eh. Namatay. Bakit? Nadala ba ron? Ililibing ng mga kamag-anak. Pinagbabangayan ngayon. Ang Lopez, namatay ngayon. Eh, nagbabangayan niyan yung mga anak, yung mga lugan. Nangangahulugan lang. Patuan. Opo. Daing lupain. Yes. Right. Yung at we can tell this. Tama ang namang linod. Anong balik tayo sa Panginoon at ano to? But if you want drastic solution, changing. Do the mouth sitong style. Patayin. Itong COVID. Ipapabayaan mamatay. At ako, matakta. Tapos balitaan ng mga batang-bata na walang alam sa mundo, itanim sa kanila ang ideology na matakot sa Panginoon. Putol ka may pag magnanakaw ka. Putol ulo pag magnanakaw ka. Yan ang madahas na solusyon. Pero the only way really is, yun na nga, kasi mapasukan nga lang, demonyo na kaya nga niya ang pinakamahal na creation ng Panginoon, ng Adan, na kaya niyang linlangin ang kanyang asawa na si Eva. Right. Eh, mga ordinary. Natatawa lang ako kaali, ano, pero talagang totoo yan, sinabi mo na linlang niya nga si Adan eh. Ibig sabihin yun ang attitude ng isang ano kalaban, mahusay magsinungaling o manlinlang. Eh, di ba? Pag ikaw ay sinungaling, wala, mahihirapan tayong kumuha ng ganyang mamumuno sa atin. Kasi dun pa lang, hindi ka na sigurado kung ano pa yung pwede niya ipagsinungaling ng mga resources ng bansa. I don't know how they will steward the resources of our country kung magsisinungaling sila o magtatago ng kahit ano paman ng mga impormasyon. Eh di, deprived tayo, tayong mga mamamayan, kawawa tayo. Di po ba? Pagsinungaling ang mamumuno. Alam mo, no, nasasambit natin ang pagbabalik loob sa Panginoon. Yes. Ako'y natutuwa sa lahat ng mga taong nabansagan o kaya nailathala na may nagnanasang tumakbong presidente. Okay. Diyan na si Piglatson, diyan na nababanggit si Pundo, si Sara, posible si Lini, posible rin si Bongbong Marcos. Itambak, ito si ano ito, yung anak ni Fernando po. Grace po. Opo. Yan, na nasasambit ang mga pangalan. Mm-hmm. Ito si Pacquiao kasi minsan nabanggit ang pangalan niya. Mm-hmm. Ay, inupak ng mga bastards. Wala nang katapos ang upak, no? Alamin natin. The truth will set each one of us free. Nako. Mahaban talakayan to, no? Papagpatuloy natin kasi we just want to equip our electorate, ano, lalo na kayo po sa bandang ang mga kapatiran nating Muslim dyan. For lack of knowledge, again, hindi na nila maintindihan saan talaga eh. But again, tayo siguro po ang more or less merong platform na ganito, makasabi at makapagbigay ng bagong kaalaman na totoo na
Nuggets of Truth. Thank you so much, Anpo, si Kaali Makabalang, ating pinagpipitagang journalist ng ating Mindanao, syempre, ang BARM Autonomous Region Press Corps, at ganun din sa ating mga naging kaagapay, Engineer Daniel. Thank you, syempre, Maika, at saka, I'm sorry, si Rashid, at ganun rin si Tina. This is Loli Rivera Acosta. Abangan niyo pumuli kami, at sa susunod ay mas marami pa po kayong maiintindihan. Ano? We are here to really educate you or inform you at dagdag kaalaman para po sa mga nuggets of truth. So when we know the truth will set each one of us free. God bless everyone. Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882.